Pansamantalang nakalaya ang aktor na si Matt Evans matapos makapagpiyansa. Nakulong ang aktor nitong linggo matapos ireklamo ng padalakit ng kanyang live-in partner at ng kapatid nito. Balita ng atin ni Katrina Song. Mas maaliwalas na nga ang mukha ng aktor na si Matt Evans sa kanyang paglaya. Makakahabol na rin kasi siya sa pagdiriwang ng kanyang 24 na taong kaarawan sa laya matapos makapagpiyansa ng 200 piso para sa mga hinaharap na reklamo dahil sa pananakit umano sa kanyang live-in partner. Sa physical injuries, wala kasing bail necessary for the VAWCI, yung violence against women and children, yung specifically on physical injuries again, on that part, the bail was 200 pesos. Tumanggi pa rin magbigay ng pahayag sa kamera si Matt na didiretso na raw sa bahay ng ina para magpahinga ayon sa kanyang mga abogado. This is a very sad experience sa kailang umabot sa ganyan. It's a domestic issue. Wala naman talaga, Matt is not the kind of person who would deliberately hurt anyone. Bago pa nito ay todo yupo pa ang aktor nang dalhin siya sa Pasig City Prosecutor's Office para sa inquest proceedings. Nag-ugat ito sa reklamo ng live-in partner niyang si Jonalyn Hickens, 20 anyos, at ang 25 anyos niyang kuya na si Juan Alberto. Hanggang sa nagkaroon sila ng pagtatalo, umakyat sila sa second floor ng bahay na inuupahan nila. At doon nagkaroon pa rin ng mainitang pagtatalo hanggang sa naitulak ni Matthew Evans itong si Jonalyn na hulog sa hagdan. Nung makita nung kuya ni Jonalyn na nakahandusay siya, nag-react siya, nasuntok niya sa hita itong si Matthew hanggang nagkaroon na ng gantihan ng suntok at sipa. Reklamong physical injuries in relation to violence against women and children ang isinampa ni Hickens laban kay Matt. Habang reklamong slight physical injuries naman ang isinampa ng kanyang kuya. Pinaninindigan naman ng aktor ang naunang pahayag ng kanyang kampo na hindi niya sinaktan ang live-in partner at kapatid nito. Si Matt Pangaraw ang sinuntok sa hita at pinagbantaan umano gamit ang kutsilyo ng kapatid ng ka-live-in. Ayon sa Pasig Police, sa ngayon ay tila may pumapagitna na raw para magkaayos ang dalawang kampo. Ang nakarating sa amin, meron daw nag-a-attempt na pag-ayosin sila. Pero sa ngayon, wala pa namang kaming formal na kasulatan na nakikita na nag-ayos na sila. Katrina Son, GMA News.